Ang mga kaluluwang namatay na hindi nabibigyan ng hustisya ay hindi basta natatahimik sa mundong ito. Ang iba kasi sa kanila ay hindi pa alam na sila ay namayapa na. Kaya patuloy din siya sa pagpapakita at pagpaparamdam sa mga taong naging parte ng kanilang buhay noong sila ay nabubuhay pa. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Alicia na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 58 years old. Nakatira dito sa Zambales kasama ang aking panganay na anak at mga apo. Miuda na rin kasi ako kaya sila na ang kasama ko sa bahay. Wala na rin akong masyadong pinagkakabalahan kung hindi ang makinig ng mga drama mo sa radyo at sa YouTube. At eto nga, pati nga sa iyong YouTube channel ay humaling na humaling ako. Pati kasi ang mga apo ko ay nakikinig sa iyo. Kaya sila ang kasakasama ko sa paghihintay ng bawat kwentong inyong iere. Pagpasensyahan mo na pala sana itong sulat kamay ko. Hindi kasi ako sanay mag-type sa computer. Kaya sulat kamay itong ginawa ko para makapagbahagi ako ng kwento ng aking buhay na kailanman ay hindi ko makakalimutan na nangyari. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Papa Dudut, noon pa man ay mahilig na akong magnegosyo. Hindi na nga ako nakapagtapos ng pag-aaral nang kumikita na ako ng sarili kong pera. Lima kaming magkakapatid at pangatlo ako. Tinulungan ko ang mga magulang ko na mapagtapos ang dalawa ko pang nakababatang kapatid noon. Kaya hindi na sila tumutol nang sabihin kong gusto ko na lamang na magnegosyo. Isa nga sa mga pinaka-pumatok ko na negosyo ay ang pagbabuy and sell ng mga tunay na alahas. Bukod sa mahusay ako mag-sales stock, ay magaling din akong mag-manage ng pera. Kaya malaki rin talaga ang kinikita ko noon. Ang pwesto ko kasi ay sa mismong labas ng aming bahay. Nagpagawa lang ako kay tatay noon ng parang maliit na tindahan. Tapos bumili ng mga lalagyan ng alahas kung saan ay pwedeng makita yon ng mga customers ko. At sinisigurado ko na maraming lock ang pinto ng bahay namin kasi noon pa man ay uso na talaga ang nakawan at mga akyat bahay. Mabuti sana kung nanakawin lamang ang mga alahas o pera. Pero paano kung gawan pa kami ng masama ng pamilya ko? Kaya naman hindi lang doble o triple ang pag-iingat na ginagawa namin. Kung hindi lima o kung pwede lang ay 10 beses na pag-iingat para lamang maprotektahan ang aming mga buhay. Papadudot, sa lugar pa lamang namin ay marami na akong nagiging suki pagdating sa mga bentahan ng alahas. At dahil marami akong nakikilala ay nakakarating ang pangalan ko pati na sa ibang lugar. Kaya naman dinadayo na rin ako ng maraming customer ko mula pa sa ibang baryo o bayan. Wow ate, ang ganda ng mga bagong alahas mo dito ha. Wika ng kapatid kong si Sheena. Siyang madalas na kasakasama ko sa pag-aayos at pagbabantay ng mga tinitinda ko. Ang ganda no? Yung iba nga dyan eh, nangihinayang akong ibenta. Kasi gusto ko rin ang design. Pero kapag wala talagang bumili ng gusto ko, itatago ko na lang yun, ang wika ko. Bakit mo naman itatago? Tanong niya. Itatago sa kagagamitin ko rin syempre. Ang ibang mga alahas kasi, lalo na kapag gold, tumataas ang value habang tumatagal. Kaya ayos lang din sa akin kung itabi ko na muna ang ilan sa mga ito. Paliwanag ko naman. Isa sa mga dahilan kung bakit nawili ako sa pagninegosyo ng mga alahas. Kasi wala talagang lugi pagdating sa market value ng mga binibenta ko. Kahit na hindi ka agad mabenta, advantage pa rin yon kasi sigurado ako
na mabibenta ko sila sa mga susunod na buwan o taon sa mga mataas na presyo pa. Maswerte lang din talaga ako na meron kaming titang nakatira sa Saudi at sa kanya ako kumukuha ng mga alahas na binibenta ko. Mura lang ang kuha ko sa kanya at nabibenta ko talaga ng mas mahal. Kumikita rin naman si tita sa akin kasi maramihan talaga akong bumili ako sa kanya. Marami na rin kasi akong naging suki at isa na nga doon, si Lara. Ang ganda naman ng bracelet na to, ang wika ni Lara nang duman siya sa store ko. Kasama ang driver niyang si Miko. Maganda talaga yan at bagong dating pa. Nung isang araw ko lang yan nakuha sa tito ko, pagbibid na ko naman. Hawak noon ni Lara ang gold bracelet na may maliit na krus na palawit. Nang sinukat niya ay sakto yon sa kanyang kamay. Bagong dating pala, sigurado na may kamahalan ang presyo nito, ang wika niya. Suki naman kita kaya syempre bibigyan kita ng discount. Ang sabi ko naman bago ko ibinigay sa kanya ang discounted na presyo ng bracelet na suot niya. Kaya gusto ko na sa'yo palaging bumibili ng mga alahas eh. Kasi malaki ka magbigay ng discount, natutuwa ang wika niya. Basta hulugan ang bayad ko dito, si Miko na lang ang magpapadaan ng hulog ko dito sa store mo ha kasi magiging busy ako sa seminar namin sa mga susunod na linggo, ang wika niya. No problem Lara, basta ikaw. Tugon ko naman at bumaling ang tingin ko noon kay Miko na ngumiti naman sa akin. Papa Dudut, hindi ako mahiling magbigay ng discount sa mga customers ko kasi kung gagawin ko yon ay ako naman ang walang kikitain. Pero sa mga kagaya ni Lara na parang kaibigan ko na rin ay halos hindi ko na yon tubuan. Malaki naman kasi ang kinikita ko kaya naniniwala ako na babawi ko rin lahat yon kapag naging mabait ako sa mga kaibigan ko. Isa nga palang teacher si Lara, matanda lang siya ng ilang taon sa akin at nasa abroad na ang kanyang mga magulang at kapatid. Siya na lang ang naiwan dito sa Pilipinas dahil ayaw niya ring sumunod sa abroad. Matagal niya na raw na pangarap maging teacher dito sa atin. At hindi niya yon ipagpapalit sa mga dolyares na pwede niyang kitain sa ibang bansa. Kaya magaan din ang loob ko kay Lara kasi alam ko na tunay siyang mabait na tao. Kapag dumadaan si Lara sa store ko, para bumili ng alahas ay palagi siyang may dalang pagkain. Kakanin, cake, tinapay o kung ano paman. Kaya nga nagmemeryenda na rin sila doon ni Miko pagkatapos niyang bumili ng alahas. Napapakwento na rin ako sa kanila ng mga pangyayari sa balita o sa lugar namin. Kumbaga ay meryenda na may halong chismisa na nagaganap noon sa store ko. At dahil nga busy sa trabaho si Lara, ang driver na niyang si Miko ang madalas na dumadaan sa store para iabot ang hulog ni Lara para sa alahas na kinuha nito. Miko, pakisabi kay Lara salamat dito sa ubi at kutsinta na pinadala niya ha, ang wika ko kay Miko. Tanghali na noon nang dumaan siya sa store ko para mag-abot ng hulog na bayad ni Lara. Kasama na ang ubi at kutsinta na pagkain. Sige makakarating, pero yung kutsinta lang talaga ang pinabibili niya sa akin para idaan dito sa iyo. Kasama ng hulog niya, ang wika pa ni Miko. Ha? Ganon? Eh bakit may ubi dito sa supot? Nagtataka ang tanong ko. Ano kasi, sa akin galing yan. Mukha kasing masarap kaya binili ko para sa iyo. Tugon niya. Napangiti naman ako sa mga sinabi niya, ngiti na may halong kilig. Nung una pa lang kasi ay naramdaman ko na kaagad ang kakaibang mga ngiti at tingin na ginagawa niya sa akin. Hinihintay ko lang siyang magsabi ng kanyang nararamdaman. May asawa at mga anak na rin ang dalawang nakakatanda kong kapatid kaya gusto ko na rin sana noong magkaroon ng sarili kong pamilya. Papa Dudut, naging madalas ang pagpunta ni Miko sa tindahan ko. Minsan nga ay dumadaan siya kahit na wala namang kailangan na iabot na hulog sa bayad para kay Lara. Dumadaan lamang siya para magbigay ng pagkain at makipagkwentuhan saglit sa akin. Kaya naman unti-unti ay nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kaya lang nalungkot ako na magpaalam siya sa akin at sinabi niya na kailangan niyang umuwi sa probinsya nila sa Davao.
dahil may sakit ang tatay niya. Akala ko bago siya umalis ay magtatapat na siya ng pag-ibig niya sa akin. Pero hindi nangyari yon kaya medyo nasaktan din ako na pilit ko namang kinimkim na lamang. Alicia, ito na yung huling hulog ko para dun sa singsing na kinuha ko sa iyo nung nakaraang buwan. Ang wika naman ni Lara nang dumaan siya sa store ko. Bumili kasi siya ng bagong alahas. Ito rin ang leche flan na gawa ko, sana'y magustuhan ninyo ni Sheena. Dugtong pa niya. Naku, salamat, nag-abala ka pa talaga. Ang sabi ko naman. Wala rin kasi ako magawa sa bahay kaya ayan, napaluto na lang ako ng leche flan. Natatawang sabi naman niya. Sino palang driver mo ngayon? Tanong ko. Si Mang Agustin. Pero andun lang siya sa kotse. Hindi ko nga masyado mautusan pagdating sa pera kasi alam mo na, mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Tugon naman niya na sinang-ayunan ko. Mukhang medyo matatagalan pa raw bago makabalik si Miko dahil malalaraw ang sakit ng tatay nito. Nang matapos ang kwentuhan namin ay nagpaalam na rin si Lara na uuwi na dahil gumagabi na raw noon. Niyaya ko siyang maghapunan sa amin pero tumanggi naman siya. Papadudod, sa paglipas na mga araw at linggo na hindi ko nakikita si Miko ay nalulungkot talaga ako. Lalo na at hindi man lang siya gumawa ng paraan para magkaroon kami ng komunikasyon. Alam niya naman ang address ko kaya pwede siyang magpadala ng sulat sa akin. Siguro'y mali lang talaga ako ng interpretasyon sa mga ngiti at tingin na ginagawa niya noon sa akin. Tulungan na kita sa pagkasarado ng store mo, ate. Ang wika ni Sheena. Kaya ko na to. Tulungan mo na lang si nanay sa paghahain ng hapunan sa komedor. Ang wika ko. Sige, tugon niya. Naglalagay na ako ng mga kahoy na harang sa may harapan ng store ko nang may mapansin akong babaeng nakatayo sa kalsadang malapit sa akin. Lara? Bulong ko nang makita kong tila nakasuot siya ng uniforme na ginagamit niya sa trabaho. Medyo madilim sa bahaging kinakatayuan niya kaya naglakad ako palapit sa kanya. Lara, anong ginagawa mo dito? Gabi na sa kasinong... Hindi ko na naituloy pa ang gusto kong sabihin nang mapansin kong duguan ang kanyang mga binti. Nakatayo pa rin siya at nakatalikod mula sa akin pero ilang hakbang na lamang ang layo ko. Narinig ko rin ang mga hikbi niya. At gumagalaw ang balikat niya na tila ba umiiyak siya. Hindi ko alam pero nagsimula akong makaramdam ng takot sa mga oras na yon. Pag-aalala na may halong takot lalo na sa malamig na hangin nagsisimulang yumakap sa katawan ko. Tulungan mo ako, Alicia. Mahina pero malinaw kong narinig mula sa kanya. Okay lang ba? Ano man nangyayari sa iyo? Nauutal na tanong ko. Lalapit pa sana ako sa kanya nang mapasigaw ako dahil sa kamay na biglang humawak sa balikat ko. Uy ate, relax lang, ako to, si Sheena. Natatawang sabi pa ni Sheena. Napasapo ako sa dibdib ko nang malingunan ko ang kapatid kong nakatayo na malapit sa akin nang hindi ko namamalayan. Bumalik ang tingin ko kay Lara pero bigla na lang siyang naglaho. Walang bakas na may Lara kong kausap kani-kanina lamang. Oy, okay ka lang? Bakit naman parang nakakita ka ng multo dyan? Tanong ni Sheena. Ayos lang ako. Tara na sa loob, ang sabi ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung gutom lang ba ako ng mga oras na yon kaya bigla na lamang akong namalikmata. Para kasing totoo si Lara. Totoong may kausap ako ng mga oras na yon. Tatlong araw ang lumipas ay nakatanggap ako ng napakasamang balita. Wala na si Lara. Pinatay daw siya at pinagnakawan sa loob mismo ng kanyang bahay. Tatlong araw na ang bangkay niya nang madiscover ng mga kapitbahay dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa kanyang bahay. At ang suspect, walang iba kung hindi ang driver niyang si Mang Agustin. Papadudot kaagad na umuwi ang pamilya ni Lara mula sa ibang bansa. At sa pangalawang gabi ng kanyang burol ay pumunta ako para makiramay.
Matagal ko na rin kilala ang iba niyang kapatid dahil doon sila sa bayan namin lumaki at nag-aral bago manirahan sa ibang bansa. Nagbigay ako ng pakikiramay sa kanila nang makita ko sila sa may sala ng malaking bahay. Nang magsimula akong maglakad palapit sa kabaong, nakita ko na bukas yon at nakahiga doon si Lara. Naglakad pa ako palapit para mas lalo ko siyang mapagmasdan pero nagtaka ako kung bakit ba ang suot niyang damit. Hindi kulay puti na madalas kong nakikita sa mga nakaburol. Kung hindi ang kanyang uniforme sa pinagtatrabahuhan na school at may mga bahid pa ng dugo. Butas din yon at may mga punit na parabang hindi man lang inayos ang kanyang kasuotan. Parang diniretso na labang siya na ilagay sa kabaong mula sa kung saan nakita ang kanyang dugoang bangkay. Pero nahilakbot talaga ako nang mabaling ang tingin ko sa mismong mukha ni Lara. May kutsilyo pang nakasaksak sa mismong noon ito kung saan ay walang tigil ang pag-agos ng dugo. Aatras na sana ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko kasunod ang pagligon ng duguan niyang mukha sa akin. Tulungan mo ako, ang sabi niya sa akin. Bitawan mo ang kamay ko, sigaw ko naman bago ko nagawang mapaatras. Pero nagulat ako nang kumurap ang mga mata ko at biglang nagbago ang itsura ng kabaong nakaharap ko. Nakasarado na yon at bukas lamang ang itaas na bahagi. Kita ko ang mukha ni Lara na nakapikit ang mga mata, maayos ang kanyang mukha at walang kutsilyong nasaksak sa kanyang noo. At nakasuot siya ng puting damit na walang kahit na anong bahid ng dugo. Napatingin ako sa paligid at halos lahat ng mga nakikiramay doon ay nakatingin sa akin. Nagulat siguro sila sa biglang pagsigaw na ginawa ko. Humingi ako ng paumanhin sa nanay ni Lara na lumapit sa akin. Lumabas ako ng sala at nagkape sa may bakuran nila kung nasaan ang ibang nakikiramay. Pakiramdam ko ay masyado lang akong pagod kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Umamin ba si Mang Agustin sa ginawa niya? Tanong ko sa kapatid ni Lara. Umiling siya. Ang sabi niya ay wala raw siyang alam. Tatlong araw daw siyang hindi nakapasok sa trabaho at nagpaalam daw siya noon kay Ate Lara. Hindi niya rin daw yun magagawa sa kapatid ko pero siya lang ang may kakayahang makapasok sa bahay namin dahil may kopya siya ng susi. Kaya sigurado kami na siya ang pumatay sa kapatid ko. Naiiyak sa galit na wika ng kausap ko. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya lalo na nang magpatuloy siya sa pagkukwento kung gaano kabait si Lara. At habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ay napasulyap ako sa may malaking puno na nasa malapit sa amin. Napalunok ako nang makita ko si Lara doon. Umiiyak habang duguan ang kanyang buong mukha. Umiling siya, umiiyak, pero walang kahit na anong sinasabing salita. At kagaya ng dati, bigla na lamang siyang nawala sa paningin ko. Hindi ko maintindihan, Papa Dudut, kung bakit madalas kong nakikita si Lara pati na sa bahay namin. Ang duguan niyang mukha at katawan at nakapangingilabot na saksak ng kutsilyo sa kanyang noo. Lumala pa yon ang mailibing na si Lara. Palagi siyang nasa panaginip ko tapos magigising na lamang ako. Nakatabi ko na siya. Nakaharap siya sa akin at umaagos ang malapot niyang dugo sa mga unang ko na may puting punda. Ano bang gusto mo? Bakit ba ayaw mo kong tigilan? Takot na ako sa mga ginagawa mo. Takot na tanong ko sa kanya na makaalis ako ng kama. Hindi naman siya umalis mula sa pagkakahiga niya at nakatitig pa rin sa akin ang duguan niyang mga mata. Tulungan mo ko, mahinang wika niya. Paano kita matutulungan? Saka bakit? Nahuli nang pumatay sa iyo. Nakakulong na si Mang Agustin, ang wika ko. Lumuha ng dugo ang kanyang mga mata at parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Hindi si Mang Agustin ang pumatay sa iyo? Kung hindi ay sino? Muling nanginginig na tanong ko. Bracelet? Isang salitang binitawan ng bitak niyang mga labi bago siya muling naglaho sa paningin ko.
Papa Dudut, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng huling niyang mga sinabi at nag-iisang salitang binitawan ni Lara. Ano ang meron sa bracelet na tinutukoy niya? Hanggang sa muling nag-cross ang landas namin ni Miko. Nagkita kami noon sa palengke at nagulat ako nang may kasama siyang buntis na babae. Pinakilala niya na asawa niya ang babae na yon at aaminin ko na medyo nasaktan ako nang malaman ko yon. Kasi doon ko napagtanto na wala na talagang pag-asa na maging kami sa huli. Kaya lang papadudot mas nagulat ako nang mapansin ko ang kumikislap na bagay sa may kamay ng asawa ni Miko. Isang napakapamilyar na gold bracelet. Papadudot, naging madalas ang pagpapakita sa akin ni Lara. Minsan umiiyak siya. Madalas nagalit siya at doon na ako naglakas ng loob na sabihin yon sa kapatid ni Lara na si Camille, na noon ay nandito pa rin sa Pilipinas. Ayoko pa sana noong una kasi baka isipin niya na nababaliw na ako. Mabuti na lamang at nakinig siya sa akin at sinabi niya na kahit sa kanya ay nagpaparamdam at nagpapakita si Lara. Pero anong ibig sabihin ng bracelet na sinasabi niya sa iyo? Nagtatakang wika ni Camille. May naisip akong dahilan, pero hindi ko alam kung tama ang hinala ko. Ang sabi ko naman, papadudot, alam ko na mali ang mambintang ng tao, pero sinabi ko noon kay Camille ang tungkol sa nakita kong bracelet na suot ng asawa ni Miko. Yun ang bracelet na binili sa akin ni Lara. Nang dahil doon ay nag-decide si na Camille na muling buksan ang kaso ng pagkamatay ni Lara. Mabuti na lamang at may kamag-anak sila na mataas na opisyal na pulis, kaya nagawang imbestigahan si Miko. At pagkalipas ng ilang buwan ay lumabas ang katotohanan na si Miko talaga ang pumasok sa bahay ni Lara noon at pumatay dito kasunod ang pagnanakaw sa mga alahas at pera nito. Nakalaya na rin sa mga Agustin dahil napatunayan na isa siyang inosente. Yun lang marahil ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa ni Lara. Dahil gusto niya ng tamang katarungan para sa kanyang pagkamatay. Dito ko na rin pala tatapusin itong sulat ko at maraming salamat kung sakali man na mapili po ninyong basahin sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Alicia. Maraming salamat po, Nanay Alicia, sa pagbabahagi ninyo ng iyong kwento sa gabi na ito. Mabuti na lamang at may isang kaibigan si Lara na kagaya ninyo na naglakas loob na tulungan siyang makamit ang tunay na katarungan at mapalaya ang isang inosenteng tao na kagaya ni Mang Agustin. Ang mga kaluluwa kasi na namatay nang hindi nakakakuha ng katarungan ay hirap na matahimik. Ayun nga lang, ang iba sa kanila ay walang paraan para makahingi ng tulong, kaya dinadaan na lamang sa iba't ibang klase ng pagpaparamdam sa mga taong naging malapit sa buhay nila. Ang tanging magagawa natin na naiwan sa mundong ito ay isama sila sa ating mga panalangin na sana'y makatawid na sila patungo sa kanilang dapat na paroonan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.